ito ay isang special school. Ang pinaka-focus ng eskwelahan namin ay 7 arts. Visual arts, theater arts, media arts, sa literary Filipino and English, and also we have the media arts. Kaibahan po niya sa other school, sa regular school, we have 2 hours for art area. This is a special program for the arts na implementer. At the same time, kami ay modeling implementer ng senior high school program. Initiative din ng local government noon na magkaroon ng senior high school dito, eh nakita nila na pwede kaming mag-offer dahil yung mga art laboratories na kailangan for senior high modeling ay nandun na din. Artist paradise ang ano, meron pa nga itong bansag na arts capital of the Philippines. Kaya marapat lamang na siguro ay dito talaga itinatag ang paaralang ito. Wala na po kaming ibang makukuhang mga regular students na papasok dito sa senior high school. Kaya naisip po namin para magkaroon kami ng estudyante, ay kumuha kami ng mga out of school youth. Gusto kong makapagsimula ulit mag-aaral para may marating din sa buhay. Pinagkakasya lang ng mama ko yung kinikita niya, pang tuition, pambili ng gamit ng kapatid kong maliit. Napapagkasya naman namin yung pang-araw-araw namin. Pero, gipit. Sinabi lang ng papa niya na hindi namin kayang bayaran yung tuition niya. Siyempre, ang unang reaksyon niya, sumama yung loob niya sa amin. Kaya wala naman ako magawa kasi nananahilang ako. Sinubukan ho niyang humanap ng trabaho, pero hindi naman ho sinuswerte. Tumutulong lang po siya sa papa niya, pinapalitan niya sa pamamasada. Ano-ano lang na mapapagkakitaan niya. Mahirap kasi yung nakikita ko yung hirap ni mama at papa ko eh. Tapos, wala akong magawa para makatulong sa kanila. Kaya, gusto ko talaga makapagtapos. Dumating ho yung opportunity na mag-o-open ng ARPSA ng K-12. Yung mga hindi nakatapos, magkakaroon ng opportunity na makapag-aral ng libre. Nung una, hindi ako naniwala. Kasi sabi ko, sino ba ang magpapaaral ng libre? Kasi anak, hindi natin kaya kasi sa mahal ng gamit sa pagpipainting, lalong hindi natin masusuportahan. Ang sabi naman niya sa akin, kahit puyat, papasok. Para lang makapagtapos. Para makatulong sa pamilya ko. Nung nasa isip ko nung time na yun, sabi ko, hindi ko sasayangin itong pagkakataon na ito. Yung baon. Hindi ko alalahan ninyo kasi marami naman pwedeng sideline. Papasok ako kahit po yan. Nagtatrabaho ako sa gabi. Alas 5 na ako nag-out na isan, tapos papasok ako ng 5:30. Alas walang tulog. Binibigyan po namin ng consideration kasi nakikita po namin yung willingness nila na matuto. Tulad po halimbawa, ma'am, meron po akong araw na hindi nakapasok. Pwede po bang humabol ako sa plates? Pwede po bang magpasa pa? Sabi ko, ay itong batang to may potential to. May pagsisikap sa pag-aaral. May pangarap po kami, kaya magpapatuloy po kami. Yun po yung lagi nilang sinasabi sa akin. Una-una po, si Mark po kasi, sabi nga po niya, zero knowledge daw po siya. Pero natuwa po siya nung time po na may mga plates po kami, na nadidiscover po niya na meron pala siyang arts sa sarili niya. Marunong lang ako mag-drawing, pero hindi develop. Nung pumasok ako sa ARPSA, yung programang K-12, kaya ko pa i-develop yung skill ko para lalong ma-enhance yung pag-drawing ko. Ito pong OJT program ng senior high school. 240 hours po ang kanilang ginugol sa work immersion or sa OJT. Meron po silang 1 month sa laboratory po ni Sir Orville. Meron din po silang 1 month sa laboratory naman po o sa atelier ni Sir Nemi Miranda. Ibibigay ko yung kamalayan, yung practice sa kanila kung paano gumawa. Pero pag may nakita akong strong point na dito malakas ang kanyang kaalaman, i-develop mo yon. Ang pinakamahirap doon, isa-isa yan. Titingnan mo yung avenues kung saan pupunta sila. Magaling si Sir.
in-idol ko siya noon. Kaya bakit tinuturo niya? Pinupuusan ko, iniintindi ko para ma-adapt ko lahat sa sarili ko yung mga tinuturo niya sa akin. Paano yung tamang transition ng kulay, paano yung tamang basic line, paano aangat yung isang painting para maging attractive sa mga tao na gustong bumili. Merong nagtuturo na based on books, on what he learned from the books. At iba naman yung nagtuturo based on his experience. You learn a lot when you are outside of the school. Yung real practice of your profession. Doon magsisimula ka, maghanap ka, at you will discover yourself. Una akong natapos yung isa kong painting. Naisip ko noon, kaya ko palang mag-drawing ng pinturang gamit. Iyon yung naisama ko sa Rizal Art Festival, yung unang-una kong gawa. Parang hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin. May talent pala yung anak ko na hindi ko naman napansin noong siya ay nag-aaral pa lang. Parang gumagaan yung pakiramdam ko. Sabi ko sa kanya, ipagpatuloy mo lang yan. Favorito ko po yung mother and child. Dahil naalala ko yung mga anak ko, silang magkakapatid, pag kinakalong ko sila. First exhibit namin, nasama sa Rizal Art Festival sa SM Taytay. Then, yung dalawang painting, nasama sa Eastwood. Simula nung 2014, nabili na yung apat kong painting. At sa apat na yun, kumita ako ng 23,000. Ginamit ko yung pera na yun, binigay ko sa magulang ko. Tapos yung natira, pinambili ko ng gamit ko, ng canvas, plywood, para makagawa pa ako ng another painting. Natuwa sila kasi kumikita na ako. Tapos focus pa ako na makagawa pa uli para mas lalo kumita, makatulong sa magulang ko, sa mga kapatid ko. Natuto siya doon kasi sila aktual na pinagagawa sa kanila kung ano yung mga natutunan sa school. Hindi kagaya nung high school, puro sulat, memorya, yun ang naobserbahan ko sa kanya. Pag nakikita kong sila mag-perform, talagang isa sa buhay nila. At talagang buhay na nila ang arts sa kanilang mga kanilang mga ginagawa. Sabi nga siya daw ay from nothing into something. Nawalan po siya ng pag-asa na pumasok, magpatuloy. Siguro po ngayon po nakikita ko po sa kanya yung gusto niya may mapatunayan siya sa buhay niya na ipagpatuloy yung nasimulan niya sa senior high school. Pag nakikita ko yung dati kong gawa sa ngayon, lalo pa akong na-inspect gumawa ng mas higit pa sa dati kong gawa. May labas pa kung ano pa yung kaya kong gawin. Mula po sa sektor ng kabataan, kami po ay tinutukoy sa sistema ng K-12. Kaya po, K-12! Nung una, ganun din ako. Pag may K-12, magiging anim kung magkokolehiyo pa sila. Malaking gastos. Pero nung makita ko kay Mark, kasi yung junior high school, wala silang skills na masasabi kasi mga academic subjects lang. Pero yung sa senior high school, meron sila tulad niyan, nahasa sila sa pagpipainting. Tapos nakapag-training sila sa mga sikat na artist. Kaya na din nilang makipagsabayan o makapagtatrabaho sila, kikita rin sila. Yung pagbabago sa sarili ko, hindi na ako tambay. Pinagmamalaki ko na senior high school graduate ako dahil natupad ko na yung pangarap ko na makapag-painting, maging artist, makilala. Tayo lahat ay nagdadaan lang sa buhay na ito. Tayo ay kukupas lahat, mawawala tayo lahat. Pero kung meron kang iiwanan na mga bagay na hindi ka malilimutan, I think that is the best achievement that a person can have.